Hi guys, this is Harold Pedrosa and welcome back to my YouTube channel. So kung bago pa lang kayo at hindi pa kayo nakasubscribe, please don't forget to click the subscribe button below and also click the notification bell para updated kayo sa mga uploads ko. And also guys, please don't skip ads also. Thank you so much. At ngayon, ang gagawin natin na video is gagawa tayo ng reaction video tungkol sa naganap kagabi na Grand Coronation Night ng Binibining Pilipinas 2022. So without further ado, tara, let's! Mag-start na tayo, no? So, kung ano ba yung mga na-observe ko kagabi during the coronation night. First is, gusto ko lang sabihin na nadidisappoint ako sa time schedule nila sa Binibining Pilipinas. At alam ko, marami din sa inyo, no, ang na-disappoint. Kasi sinabi nila na 9 p.m. mag-start ang coronation night. But nung malapit ng nag 9 p.m., nag-extend sila to 10 p.m., and then, pagdating naman ng 10 p.m, nag-reschedule naman sila to 10:30 p.m. Kaya siguro yung mga tao na di-disappoint na kung kailan ba talaga, ano ba talaga oras mag-start yung Grand Coronation Night. But, nung nag-start na yung Coronation Night, marami naman ang masaya sila dahil finally nag-start na. Dahil inaabangan talaga nila yung Grand Coronation Night ng Binibining Pilipinas. So, magsisimula tayo sa production number, guys. So, ang masasabi ko sa production number kagabi is very unique. So, very unique yung ginagawa nilang production number. Merong SB19 na kumakanta sa production number. And then, yung mga candidates rin is merong hinahati sila into groups. And then, kanya-kanya sila ng color or design ng kanilang mga outfit for the production number. And then, na-observe ko rin mostly na yung mga actions ng mga candidates sa production number is mostly sila is yung galing sa TikTok. So, kung na-observe nyo guys, yung mga action ng mga candidates is may kinukuha silang mga action from TikTok. And then, another one is maganda rin yung ginagawa, no, ng Binibining Pilipinas na kung saan ay nag-quick change outfit sila. So, kung na-observe nyo, after ng kanilang first outfit for the production number, nag-change agad sila. Okay, quick change agad sila sa kanilang outfit for the final sa kanilang production number, kung na-observe yun, guys. So, I will give credit to that, to the Binibining Pilipinas. Maganda yung ginawa nila na two outfits yung ginawa nila for the production number. And then, so proceed na tayo sa swimsuit competition. Ang masasabi ko sa swimsuit competition, guys, is that maganda yung outfit, no? Yung plain white lang yung sinuot ng mga top 12. So, kung makikita nyo dyan, ipa-flash ko yung top 12 na nagsuot ng kanilang swimwear. So, masasabi ko is simple pero presentable yung outfit nila. And then, makikita talaga yung curve ng mga candidates dahil two-piece siya. So, makikita talaga yung dito sa kanila waistline ng mga candidates. And then, aside from the outfit, guys, maganda rin na si Maymay yung kinukuha nila na kumanta for the swimwear, no? Na-observe ko rin sa Binibining Pilipinas is hindi pure na ano lang, recorded music yung kanilang piniplay. So, maganda rin na kumukuha sila ng live na singer like kay Maymay Entrata. So, maganda yun kasi alam naman natin na yung ama kabugera ni Maymay Entrata is nagtitrending talaga siya ngayon, no? At bagay na bagay talaga siya for pageants. So, ang na-observe ko lang is, I don't know ha kung sa mic ba or sa sound system, may part na yung pagkanta ni Maymay is, I don't know, medyo nasira ba yung mic, kung na-observe nyo rin, guys. But, ang maganda doon, kasi nag-upload si Sir Owen Sarmiento ng raw talaga na video na kinuhanan niya last night. At makikita nyo ang difference doon, guys. Maybe pa-flash ko siya dito, no? Makikita nyo ang difference na iba yung kinuha na video ni Sir Owen. Maganda yung kinuha na
audio ni Sir Owen kaysa doon sa mismong YouTube channel na kung saan sa yun mismo sa live broadcast ng Binibining Pilipinas, no? Kasi may part doon na medyo iba yung tinig ni Maymay, pero yun doon sa video ni Sir Owen, guys, masasabi ko na super perfect, very perfect talaga yung ginawa ni Maymay. Makikita niyo guys yung video sa Twitter kung gusto niyo makita yung video na kinuha ni Sir Owen. But overall, maganda yung ginawa ni Maymay, ha, at maraming nagsasabi, mismo si Edward Barber na host din noong gabi, na bagay si Maymay bila maging candidate. Siguro daw yun na yung sign ni Maymay para sumali na siya ng Binibining Pilipinas, dahil marami nagsasabi, guys, parang hindi lang siya performer doon, kundi parang naging isa na rin siya sa mga candidates, no? Parang naging top 39 noong swimsuit competition, at maganda rin yung outfit na sinuot ni Maymay during that night. And then, yun, guys, so punta naman tayo sa gown competition. So, ang masasabi ko sa gown competition, guys, is maganda yung mga gowns nila, and then I will also give credit or I will commend the Binibining Pilipinas also, dahil hindi lang siya basta-basta na gown, guys. May ginawa sila, or sabihin natin na may theme yung gown na susukotin ng mga candidates na mga top 12, dahil like yung kay Herlin or kay Nicole Budol, no, na yung gown niya is, kung makikita nyo dyan, ipa-flash ko siya, diba, yung inspired ng kanyang gown is gawa sa palay, yung mga palay. So, kung makikita nyo yung details, para siyang palay, guys. And then, sa likod, yung tumalikod na si Herlin or si Nicole, makikita nyo talaga na may hipon na nakalagay sa likod ng kanyang gown. Dahil alam naman natin na famous si Herlin sa tawag na hipon. Kaya, inilagay ng kanyang designer yung hipon sa likod ng kanyang gown. At very unique din yun, guys. And then, also, yung nanalo sa best in gown, no, maganda din yung kanyang gown, guys. Yung may pa-kalo siya, and then unique din yung gown niya. So, yun yung na-observe ko sa mga gowns ng Binibining Pilipinas or ng mga top 12 kagabi, no, yung may theme ang kanyang gown. I think, first time pa yung ginawa in any pageant na may theme yung gown. Kasi usually, long gown lang siya, guys, ang ginawa, or evening gown. Pero sa Binibining Pilipinas kagabi, may theme sila para sa kanilang mga gown. And then, aside from that, maganda din yung nakafocus yung camera, especially yung nandyan na yung candidate sa center. So, yung camera is nakafocus talaga sa face ng ating candidates. And then also, meron ding part na kinuhanan din ng cameraman yung details ng kanilang mga gowns. So, yun, maganda yun, guys, kasi makikita natin yung mga detalye ng gown ng mga candidates. And then, aside from that, I will also give credit to the Binibining Pilipinas, no, dahil hindi usual na ginawa yung kanilang gown competition. So, yung sinasabi ko kanina, may theme, kung saan sila nang galing, yun yung ginawa sa kanilang mga gown. And then, let's proceed na to the Q&A. So, sa Q&A naman, guys, ang masasabi ko is may mga candidates na nakuha yung questions, nasagot talaga nila yung questions. May iba rin na hindi nakuha or hindi nasagot yung mga questions na binabato sa kanila. Especially kay second runner-up, okay? Especially kay Stacey Gabriel. Maganda, actually, guys, nagagandahan ako sa sagot niya, especially yung sa historian, about sa historian. Kaso nga lang, hindi niya na-defend or na-define yung Samaritans. Kasi yung question niya, guys, is siguro i-differentiate ba yun or i-define kung anong pagkakaiba ng historian at saka Marites. And then, sad to say, yung nasagot niya lang is about sa historian at hindi niya nasagot yung about sa Marites. Kaya, masasabi ko is, parang deserve niya rin na mag-second runner-up, guys, dahil hindi niya rin nasagot yung questions fully. So, but okay lang yan, dahil may chance para naman siyang sumali next time, sa next year for the Binibini. And then, aside from that also, yung kay Hipon, I think, masasabi ko lang, it's time na rin, no, na tatanggapin na rin natin or tatanggapin na rin ng Binibini Pilipinas na magsalita na pwede, or tanggap naman talaga natin na pwede magsalita. Pero I think it's time na, no, na may courage na tayo na magsalita ng Filipino during pageants. So, siguro si Herlin yung nag-open ng opportunity or ng open ng doors na hindi kailangan na magsalita talaga ng Ingles
no, during pageant, dahil alam naman natin na hindi naman talaga English yung hindi English yung first language natin. So hindi naman masama ang magsalita tayo ng Filipino. So and then doon sa answer ni Herlin, guys, masasabi ko is nasagot naman niya yung tanong, kaso lang nga lang yung sa last part nung sinasabi na niya na I am uniquely beautiful with a mission, nahalata lang, medyo nahalata lang, no, na na-memorize na niya yun, dahil yung unang sagot niya, sabi niya na, and I think I, sabi niya, I believe I am beautiful, and then na-stop siya, and then sinabi niya ulit sa final na I am uniquely beautiful with a mission. So doon lang ako medyo na nakahalata, no, na siguro na-memorize niya yun, na-memorize na niya yun, dahil yun doon lang din na part niya, ano, na-answer niya in English. Yun lang. Pero all in all, nasagot naman ni Herlin yung kaniyang question. Overall, guys, ang masasabi ko is maganda naman yung overall na performance ng mga candidates at saka sa Binibining Pilipinas, no, yung stage, napakaganda yung stage, and then yung mga lighting and etc. No. Ang masasabi ko lang is yung part na medyo maalog yung camera, if na-observe nyo, guys, may part na medyo shaky yung camera kung na-observe nyo. Yun lang yung masasabi kong na sana next time is ayusin yung camera. And then aside from that is maganda din yung mga outfit, no, yung mga outfit ng ating mga host. So hindi rin sila nagpapakabog, no, nag-change outfit din yung ating mga host, especially Catriona Gray and Nicole Cordoves, and then also Edward Barber and Samantha Bernardo. And then may na-observe lang ako, guys, nung announcement na ng Miss International. Hindi ko alam kung ano talaga nangyari, dahil parang na-prolong siya, guys, 'di ba? Kung na-observe niyo, parang na-prolong, parang hindi, medyo I think mga nasa 2 to 3 minutes kayo na before na announce yung Miss International. I don't know what happened, no. I don't know kung ano ba talaga nangyari doon. Pero I think there is something wrong talaga doon, guys, sa announcement na yun. Pero hindi ko alam kung ano. Ay, maraming nasasabi, guys, na cooking show daw yun kagabi. Kasi nga, dahil dun sa nangyari sa announcement sa Miss International na medyo natagalan. Yun yung sabi ng iba. Yun yung nababasa ko sa mga comments kagabi. But, hindi natin alam. Hindi naman tayo taga-Binibining Pilipinas. Hindi naman tayo yung taga-management. So, kung ano man yung nangyari kagabi, nasa sa kanila na yun. So, para sa akin naman, deserve din naman ng manalo yung mga candidates. I will rate from 1 to 10, being 10 as the highest. So, siguro mabibigyan ko ng 9 yung overall na performance na gabi sa Binibining Pilipinas. And I hope, guys, na tatanggapin nyo na rin yung result kagabi, dahil wala naman tayong magagawa kung yun na yung result. At saka sa mga candidates na hindi nakapasok sa top 12 or sa mga hindi nakurunahan kagabi, so better luck next time, guys. So marami pa naman next time, pwede pa naman kayong sumali next time sa Pilipinas or kaya sa Miss Universe Philippines. So yun lang, guys, masasabi ko sa yun lang yung reaction ko sa naganap na Grand Coronation Night ng Binibining Pilipinas kagabi. So, yun lamang. At guys, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please, again, don't forget to click the subscribe button below and also click the notification bell para updated kayo sa mga next videos na i-upload ko. And also, guys, please don't skip us also. So, yun lamang. Thank you so much. Again, this is Harold Pedrosa and thank you so much. Bye-bye. See you on my next videos. If it's controlling you, I know the time can heal it all. I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that